guys, it's me, Mami Janet. So yan guys, ito alaga ko yung aking anak. She is 37 weeks now. And when I gave birth, she was only 31 weeks and 1 kilo only. So yun guys, yun ang aking topic for today, with how I handle my newborn baby at the early age. So dahil nga sa nangyari sa akin guys, natakot ko na yon sa aking previous video na nagkaroon ako ng preeclampsia. Kaya no choice ako guys, kundi ilabas si baby at early age. So 31 weeks lang si baby that time. Oh my goodness. So nagpapasalamat ako kasi nung nilabas ko talaga si baby guys, is completely yung body organs niya as in nandiyan na, walang kulang talaga. Diyan ang kamay, diyan ang ano. So yun yung pinagpapasalamat namin, especially also yung kanyang mga organs guys. As in, nag-faction lahat. So, nung na-incubate siya, hindi niya kailangan ng oxygen para makahinga. She can breathe her own. So, kaya saglit lang siya nag-stay sa hospital. I think, 1 month. 1 month lang siya nag-stay. 2 weeks sa incubate, 2 weeks siya nag blue lights. Tapos, almost 3 weeks naman siya nag almost 1 month naman siya naka-incubate. Tapos 3 days, I think, nilabas na siya sa incubator para ma-adapt na yung natural temperature. So, which is very important kasi at her age talaga, dapat nasa tiyan ko pa siya. Kumbaga, ina-adjust na yung sarili niya for the new environment. And also, pero nandun pa rin yung ano guys, kahit na nasa bahay na namin siya, I will continue pa rin yung skin to skin contact. Kasi mahalaga pa rin yun. Kasi sabi ko nga, dapat nasa tiyan ko pa rin siya. Hinahanap niya pa rin yung warm na, nasa tiyan ko siya. And what else? So yun guys, very important. Kasi gusto ni baby na naririnig niya rin yung heartbeat ni mommy. So ayan guys. So happy, parang, oh, finally, graduate siya sa incubator guys. So yeah. So yun talaga guys, yun ang pinagpapasalamat ko. And walang imposible talaga. Akala ko talaga hindi siya mabuhay kasi sobrang liit niya talaga guys. Sobrang liit niya. I still remember, parang kasi laki lang siya ng ganito guys. Alam niyo yan, ganito lang talaga siya guys. Sobrang liit niya. Tapos yung kamay niya, halos, iniingat-ingatan namin. Hindi namin mahawakan ng todo yung buong katawan niya kasi sobrang napaka fragile niya talaga, as in para siyang once na baksak mo, parang itlog na mababasag talaga. Ganun talaga kami kaingat sa kanya. And to make it sure everything is clean, naka-sanitize. So yun. So ang huli niyang natutunan guys bago namin siya iwi, except doon sa temperature na kailangan niya ma-adapt of course, is yung pag-drink ng milk by using her mouth. Kasi dahil nga yung last na nag-develop sa body niya is yung lungs, so hirap pa mag kumbaga yung digestion, pagda-digest niya ng mga liquid is hindi ganun ka-strong, especially guys is sucking and drinking milk is a lot of cost of energy for her. It's really hard and tiring for her. So yun yung pinakalas niya. Ayun, yung meron kaming binili na special bottle for premature, good for her, good training siya guys para ma-develop nila yung skills ng pag-suck and paglunok guys ng milk. So nag-start kami ng 2 millimeter
8 millimeter. Depende yun guys sa age ni baby. So yun yung naging journey namin at very successful. And now she can drink her own na. So tinanggal na yung tube na dati dito lang yun sa ilong is pinapasok diretso yun sa stomach niya. Pag-iinom siya ng milk ngayon, hindi na guys. Konting agapay lang kasi hindi nga siya, hindi pa siya full term. Kumbaga, to make it sure na kapag paiinomin nyo siya ng milk, nakatagilid siya guys. Nakatagilid yung ulo niya at the same time, medyo ahead sa body niya. I-lift up nyo ng konti. Para, kasi guys, kumukuha rin siya ng support para malunok. At saka, para maiwasan yung pagsuka niya. Kung magsusuka man siya dito sa gilid na, may mga times kasi si baby, hindi naman maiwasan talaga na lumalabas sa ilong. Which is very, very dangerous kasi pwede sila malunod. Especially, hindi niya pa yung kaya i-handle. Kaya, konting agapay. Kaya, ang ginagawa ko, talagang natutulog ako sa tabi niya. Konting rinig ko lang ng iyak niya. Ayun, nakagandaan sa kanya. Very alert din siya. Umiiyak talaga siya ng sobrang lakas. Yun, nalulunod na siya. So, twice na yun nangyari, pero sobrang alert ako. Pero yun kasi yung hindi maiiwasan talaga. So, yun guys. So, kung may mga tanong kayo sa mga premature baby, you can ask me. Though, disclaimer na I'm not a doctor, but based on my experience, I can share my experience to you as a mom na for having a premature baby. She's only 137 weeks now, and she's dragging her life inside me because of my condition, which is a preeclampsia and also umbilical eruptions. So, hindi siya lumaki sa loob ko at hindi rin siya nakakakuha ng nutrients. Kaya nung nilabas ko rin siya, sobrang liit niya rin. So, yun yung naging nangyari sa kanya. So, thanks God because everything is okay now. She's really doing great and yeah. So, yun lamang guys. Thank you so much. Bye!